Nakatayo sa harapan ng pinakapangulo sa mga tao sa Jerusalem, nanatili siyang hindi umiimik. Sa harap ni Poncio Pilato, naroon si Jesus. Larawan sa kanyang mukha ang karangalan at puno ito ng kapayapaan. Nang magsalita si Pilato na iniuugnay si Jesus sa pagiging hari ng mga Hudyo, dito nagsalita ang huli na makikita natin sa Juan 18:37 na ganito ang sinasabi, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito ako'y naparito sa sanglibutan upang bigyang patutuo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." Sa kanyang narinig, nagtanong si Pilato ng tanong na mahalaga sa ating lahat. Ang tanong na ito ay ating makikita sa sumunod na talata. Ano ang katotohanan? Ngunit pagkatapos niyang magtanong, hindi na hinintay pa ni Pilato sumagot si Jesus. Sa halip, hinarap ni Pilato ang mga Hudyo at sinabi niya sa kanilang lahat, "Wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya." Sa nakalipas na 12 linggo, pinag-aralan natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Nakita natin si Jesus na naglingkod sa bayan ng Diyos sa mga Hudyo na hawak niya ang katotohanan. Nagsalita si Jesus na lumabas sa kanyang mga labi ang butil ng katotohanan. Itinaas ni Jesus ang aral ng katotohanan na maraming mga tao ang nakinig, Hudyo at hindi Hudyo. Sinabi rin ni Jesus ang mga salita sa Juan 14:6 na inilarawan niya sa atin kung sino siya. Ang wika niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ngayon, bago siya dalhin sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay dito sa lupa, tinanong siya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" Ang nagkapagtataka, hindi na nga naghintay si Pilato na sagutin siya ni Jesus. Sa halip, hinarap ni Pilato ang mga Hudyo at buong linaw na sinabi niya na wala siyang masumpungan na anumang kasalanan kay Jesus. Atin itong itanong, bakit hindi naghintay si Pilato na magsalita si Jesus? Sa pangkalahatan, ating mapupunan na laging tikom o sarado ang bibig ni Jesus. Siya ay nananatiling tahimik. Maliban lang doon sa oras ni siya ay sinabihan ni Pilato na hawak niya ang kapangyarihan na ipapako siya o kaya ay palalayain siya. Dito, muling nagbukas si Jesus ng bibig na ganito ang sinasabi niya, "Anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y ibigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan." Sang-ayon sa mga tala ng kasaysayan, yan ang huling salita na binitawan ni Jesus bago siya dinala sa krus kung saan namatay siya. Kilalanin natin ang kamatayang iyon. Mahalaga iyon sa kadahilanan na namatay si Jesus para sa atin. Ang kamatayang iyon ang tanging daan upang mailigtas ni Jesus ang mga makasalanang tao na tumanggap sa Kanya at sa mga salita niya na puno ng katotohanan. Nang dumating naman ang ikatlong araw, bumangon siya mula sa kamatayan na dito ay pinatunayan niya na hawak niya ang susi ng buhay at ng kamatayan. Kaya, ang sino man na tumanggap sa kanya ay tunay na mayroong buhay na walang hanggan. At sa bawat tao na makakarinig ng pabalitang ito, hinaharap mo kaibigan, ang isang pagpapasya na magdadala sa iyo sa walang hanggang buhay o kung tumanggi ka man,
ay walang pagsalang haharap ka sa paghuhukom sa huling araw at dito ay tatanggapin mo ang kamatayang wala ng pag-asa pa. Ngayon, balikan natin ang kalagayan na nakaharap si Jesus kay Pilato. Maliban lang sa ilang mga salita, hindi na nga nagbukas ng kanyang bibig si Jesus. At doon sa tanong na ibinigay ni Pilato sa kanya, hindi na nga naghintay si Pilato na sumagot si Jesus. Ang tanong natin, bakit? Bakit hindi na sumagot si Jesus sa mahalagang tanong ni Pilato? Iisa lamang ang aking nalalamang dahilan kung bakit hindi na sumagot si Jesus. Ang kanyang buong buhay ay naglalarawan ng tinatawag natin na katotohanan. Sa iba't ibang kaparaanan, ipinakita ni Jesus na siya ang katotohanan at iyan ay hindi maipagkakaila ng mga tao na nakausap niya. Nang pagalingin niya ang mga may sakit, dinalin niya sa kanila ang lalong higit na mahalagang bagay na kailangan nila at ito ay maunawaan ng mga pinagaling niya. Ano ang higit na mahalagang bagay na ito? Ang aking tinutukoy ay yung kanilang relasyon, kaugnayan sa Panginoon Diyos. Tingnan natin yung pasimulaan ng ministeryo ni Jesus sa Galileo. Ang wika sa Mateo 4:23 ay ganito, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sarisayring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Ano ang ginagawa ni Jesus? Tatlong bagay. Nagtuturo sa mga sinagoga nila, nangangaral ng ebanghelyo at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Tatlong mahalagang bagay na ginawa ni Jesus. Itunuro mo niya ang kalagayan ng tao na may kinalaman sa kanilang relasyon o kaugnayan sa Diyos, na ipinangaral sa mga tao ito bago siya nagpagaling. Inuna muna niya na ituro ang katotohanan sa buhay ng mga tao bago siya gumawa ng anumang pagpapagaling. Halimbawa, puntahan natin yung paralitiko na nakahiga sa isang higaan na dala ng ilang tao nang si Jesus ay nasa loob ng bahay. Nang makita ito ni Jesus, ang una niyang ginawa ay sinabi ang tunay na mahalagang katotohanan ito. Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatawad na. Nang marinig ito ng mga eskriba ay sinabi nila na si Jesus ay namumusong. Bawal kasi sa tao lamang na magpatawad ng kasalanan. Ngunit hindi nagsalita si Jesus ng ibang bagay kundi sinabi niya ang mga ito. Bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong magaan na sabihin, ipinapatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihin, magtindig ka at lumakad ka. Pagkatapos ng sabihin ito ni Jesus, ay nagpatuloy siya at sinabi ang mga salitang ito, datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya ito sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. Ano ang unang ginawa ni Jesus bago niya pinagaling ang lumpo? Ipinatawad muna niya ang mga kasalanan ng lalaking lumpo. Mayroon ba siyang kapangyarihan na gawin ito? Mayroon po. Ito ay binanggit niya doon sa talatang nakita nating huli. Ngunit iyan ay isang halimbawa lamang. Sa ibang kalagayan, pansinin natin na pinuna niya ang pananampalatayan ng mga tao na lumapit sa kanya at humingi sa kanya ng tulong. Halimbawa, ang halimbawa nito ay ang senturyon na mayroong alipin na may sakit. Makikita natin ang tala nito sa Mateo 8:5-13. Dahilan sa pananampalatayan ng senturyon, ang kanyang alila ay ganap na gumaling. Dito ay sinabi ni Jesus ang dakilang pananampalataya ng senturyon. Ang sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man,
hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pananampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila ng oras ding yaon. Ano ang mahalagang sinabi ni Jesus o ginawa ni Jesus? Pinunamunan niya ang pananampalataya ng senturyon. Binigyan niya ng pansin ang pananampalataya ng senturyon na ito at ito ay lubhang mahalaga kaysa ano pa mang mga bagay. Sa ano't anuman, ating mapapansin na laging inuuna ni Jesus ang tunay na katotohanan na kailangan ng mga tao, ng mga may sakit, ng mga may kapansanan, ng mga may pangangailangan sa buhay. Ito ang buong katotohanan na ginawa ni Jesus sa isang salita. Inilarawan ni Jesus sa lahat ng mga tao ang kanilang malaking pangangailangan sa Diyos. At ito ay bunga na ang buhay ng tao ay may kinalaman, may kaugnayan sa Diyos. Bago muna isipin ng tao ang kanyang sariling mga pangangailangan, isipin muna niya ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran at mula dito ay idadagdag ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng tao. Ito ay malinaw na itinuro ni Jesus doon sa mga aral ng katotohanan na sinabi niya samantalang siya ay nangangaral sa bundok na at ngayong makikita. Mateo 6:33, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Hinahanap ng tao ang kayamanan sa lupa, ang kapayapaan ng buhay, ang kaluwaan ng buhay, ang mga biyaya ng langit. Hindi masama na hanapin natin ang mga nabanggit na bagay. Sa katunayan, ang kayamanan ay binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Masdan ninyo ang ating mga magulang noong panahong una. Pinagpala ng Diyos si Abraham na binigyan niya ng malawak na lupain. Ganon din si Isaac, ganon din si Jacob. Kaya ang pagpapala ay bahagi ng kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay na iyan ay dapat nakilalanin ng tao ang higit na mahalagang katotohanan. Ano ang katotohanan yun? Ang kaugnayan ng tao sa Diyos. At ito ang unang ginawa ni Jesus. At ito rin ang ating nais na ipakilala sa mga tao ngayon. Unahin muna natin ang ating kaugnayan sa Diyos dahil ito ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kalimitan. Kapag nasa huling bahagi na ang tao sa kanyang buhay, saka lamang binibigyan ng pansin ng Diyos. Kapag mayroong malaking problema na hindi niya kayang lutasin, saka lamang binibigyan ng pansin ng Diyos. At ito ay hindi lamang natin sinasabi kundi talagang ito ang gawi ng mga tao. Sa dulo ng kanyang buhay, saka lamang naalaala ng tao ang Diyos. Ito ba? Ito ba ang nararapat? Kung ating titingnan ang buong buhay natin, kanino ba nanggaling ang ating buhay? Sino ba ang nagbigay ng buhay natin? Totoo na ipinanganak tayo dito sa mundo dahil sa ating mga magulang. Ngunit kung ating susuriin ang kabuuang buhay ng tao, lahat ng ating tinatamasa ngayon ay galing sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng Biblia sa mga gawa, 17:27-28, ganito ang wika. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa kanya'y tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong mga sariling manunula, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Ito ang mahalagang turo na hindi pa pinapansin maliban sa ngayon. Opo, tayong lahat ay nabubuhay at naging mga tao dahil sa ating Diyos. Ngunit kagaya ng ating sinasabi, marami sa atin ang hindi kinikilala ang Diyos maliban lang na dumating tayo sa huling sandali ng ating
hiram na buhay. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Ang kailangan nating gawin ay kilalanin natin ang Diyos upang sa ating pag-unawa at pagkilala sa Kanya ay ating matanto ang kahalagahan ng katotohanan. Kung ang katotohanan ay nais mong makita, kaibigan, sa Juan 14:6, na ganito ang wika niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi paroroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Sa kaninumang tao, hindi makikita ang katotohanan ito maliban lamang kay Jesus. Ang kanyang mga salita ay larawan ng buong katotohanan na gustong makilala ng mga taong naghahanap ng tunay na paninindigan. Ang higit na mahalaga sa lahat ay ating kilalanin ang kabuuang salita ng katotohanan at kung paano ito ay magbibigay ng marubdob na prinsipyo sa sinumang tao na makakakilala kay Jesus. Ano nga ang buod ng katauhan ni Jesus? Katotohanan. Ano na nga ang kalahatan na bumubuo ng personalidad ni Jesus? Katotohanan. Ano nga ang prinsipyo na panghahawakan ng sinumang tao na makilala si Jesus at sumunod kay Jesus? Katotohanan. Kung mahalaga ang katotohanan, ano ba ang ginagawa ng katotohanan sa ating buhay ngayon? Maraming ginagawa ang katotohanan. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus tungkol sa katotohanan. Makikita natin ito sa Juan 8:32 na ganito ang kanyang ipinahayag. "At iyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo." Sa maigsing pangungusap na ating nakita, malinaw na sinasabi ni Jesus na ang katotohanan ay magbibigay ng kalayaan. Ngunit upang makuha ang kalayaan, kailangan muna na ating makilala ang katotohanan. Sa kasalukuyang daigdig natin, marami ang nagtatanong kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan na ating tinitingnan ay yung pangunahing katotohanan na dapat malaman ng tao. At ang katotohanan iyan ay si Kristo Jesus. Siya ang dakilang katotohanan. Ating sabihin na ang lahat ng katotohanan sa buong daigdig ay umiikot sa Kanya. Mula sa katotohanan espiritual hanggang sa katotohanan sa agham o science. Katotohanan tungkol sa filosofiya, katotohanan tungkol sa isipan, katotohanan sa buong prinsipyo ng buhay. Yang lahat ng katotohanan ay naglalarawan ng katotohanan na kabuuan ng personalidad ni Jesus. Maging ang mga simpleng katotohanan ay nagpapatuto ng tunay na katotohanan tungkol kay Jesus. Kaibigan, gusto kong unawain mo ito sapagkat maliban kay Jesus, hindi ka maaring pumunta kaninuman upang makamit mo ang katotohanan. Maliban kay Jesus, hindi ka maaring makakuha ng katotohanan na magbabago ng iyong buhay, magpapabago ng iyong kaisipan, magpapabago ng iyong kaugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Katotohanan. Si Jesus. Siya ang tunay na katotohanan na kailangan ng mga tao ngayon. Ang ating palatuntunan ay pinamagatan natin na ano ang katotohanan. Ang kabuuan ng ating mga pinag-aralan ay nakabatay sa Bibliyang ito na ang Jesus, ang Kristo Jesus na aking iniharap sa inyo ngayon na siyang prinsipyo ng katotohanan at kabuuan ng katotohanan. Siya ang salita ng Diyos. At sapagkat siya ang salita ng Diyos, ang kanyang mga binanggit na mga salita sa kanyang mga alagad, sa mga tao sa kanyang paligid at maging sa mga tao sa ating kapanahunan ngayon, punong-puno iyon ng katotohanan. Punong-puno iyon ng salita patungkol kay Jesus.
naglalarawan sa atin na kung merong isang tao na dapat nating kilalanin. Isang Diyos na nagkatawang tao upang ating maunawaan ang kanyang sinasabi sa atin. Ang isang iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya doon sa Juan 14:6, nang sinabi niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala pong iba kayong makikitang salita na maglalahad ng kabuuan ng personalidad ng ating Panginoong Hesus. Kaya, niharap ko sa inyo ang Panginoong Hesus. Pansinin niyo siya, bantayan niyo ang kanyang mga kilos, bantayan niyo ang kanyang mga salita, kilalanin ninyo ang kabuuan ng kanyang layunin sa buhay. Siya ay nagpunta rito, hindi lamang upang bigyan tayo ng kapayapaan. Hindi lamang upang bigyan tayo ng katotohanan, kundi siya ay nagpunta rito upang sa pamamagitan ng kabuuan ng katotohanan, madala tayo sa kaligtasan. Ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Hindi ko kayo maaaring iligtas. Hindi kayo maaaring iligtas ng sino mang tao. Hindi kayo maaaring iligtas ng inyong pananampalataya. Ang inyong kaligtasan ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesus, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit o sa ibabaw ng lupa na sukat nating ikaligtas kundi ang salita o ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, narito ang Panginoong Hesus, ang katotohanan. Kilalanin mo siya, tanggapin mo ang kanyang salita at iyong pakinggan ang kanyang sinasabi, sapagkat ang lahat ng ito ay kabuuan ng katotohanan na iyong kailangan at aking ding kailangan. Kaya sa katotohanan iyan tayo ay maghalak. Sa katotohanan iyan tayo ay pumuri sa ating Panginoong Diyos. At sa katotohanan iyan, mabuhay tayo, sapagkat sa ngayon, iyan ang ating kailangan. Katotohanan kay Jesus, siya ang katotohanan na aking iniiwan sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang atin sanang pag-aaral ay patuloy na magdala sa atin palapit sa ating Panginoong Hesus. Magpakailanman sa
presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan sa